Hi guys, welcome back to my channel. At guys, i-share ko po sa inyo, asensya na kayo, ganito ba? Malabo ba yung ano ko, camera? So, almost done na siya guys. Mayroon pa siyang hindi natatapos guys, ayan o. So, day 2 ko ngayon. So, hindi ko pa yan tatapusin ko po siya. Maganda siya, ashen na color. Dito black, tapos sa baba. Ash. So guys, paano ko siya ginawa? Extension siya guys. Ito yun siya guys. Papakita ko sa inyo. Ito po yun. So ito yun. So yan ang ginagawa ko. Tapos, nilalagay ko sa hair ko. Tapos guys, share ko sa inyo kung paano gumawa ng African braid style hairstyle. So, guys, ayan na siya. So, ginawa ko siya, guys, kasi mahilig talaga ako sa ganito since maiksi ang buhok ko at manipis, yun. Ganito po yung ginagawa ko siya. Kung gusto mo ng mahaba, ayan yan, long hair na ako yun. So, guys, papakita ko po dito sa video. Ayan po, yan, paano ko gumawa ng braids. So, panoorin nyo ang buong video na to kasi papakita ko sa inyo kung paano at gaano kahirap. Mahirap siya guys kasi hindi tayo sanay. Hindi ako sanay na magaganito. Since yung mga African, ang bilis nila, yung bilis gumaganon silang gumagawa sa sarili nila. Pero ako, pahirapan kasi it takes 5 days mong gagawin kapag makapal yung hair mo. Pero ngayon, syempre may trabaho ako. Alam nyo ba kung anong ginagawa ko pag tinawag ako ni madam ngayon? Ipapasok ko po yan dito sa uniform, tsaka ako maglagay ng hijab. Tapos, gumawa ako ng video ngayon ng saglit kasi yan, dito ko sa kwarto at naglalaba ako. So, bagay naman sa akin yung ganito. Ganito yung hair ko dati. Mahilig talaga ako ng ganito kasi may mga friend akong African dati. Mga ladies, ginagawa nila ako nito. So, natutuon nila ako sa kanila ng paano magganito. So, syempre, kung gusto may paraan, alam mo, tayong mga OFW, kung anong gusto natin, tayo, magsasarili tayo. Ako rin gumagawa ng hairstyle ko, gumugupit ng hair ko, nagkukulay ng hair ko, since hindi naman walang akong day off dito sa Saudi Arabia. So, kapag wala kang day off dito, oh, Jesus Christ. Narinig nyo? May putok? Lord God, help me. Lord, minsan guys, sa ganyang putok, maisip ko, Lord, katapusan na ba ng mundo? Tapos yung baba ko, sabi niya, ano yun? Ano yun? Ano yung binagsak mo pinto? Sabi ko, hindi po yung pinto. Gun yun, yung ice cream. Ano ba yun? Yung putok yata yun. Basta bahala na sila. Basta hindi yun pwedeng pag-usapan. Ang focus tayo sa aking vlog is, ang vlog ko ngayon is ito. African hairstyle. So, kami mga OFW natuto kami magsasarili. Magsasarili ng magpaganda sa sarili. Pero hindi ko pa ito na alam at nakikita ng madam ko. Pero okay lang kasi alis na ako sa 28 dito sa Saudi Arabia. So guys, abangan nyo ang aking mga vlog kasi mag next journey naman tayo. Next chapter ng atong ating life. So thanks God for this Saudi Arabia journey. At natapos ko yung 2 years. Kaano man kahirap. So sa mga OFW dyan, laban lang, kahit ayaw, gusto mo na sumuko, guys, may sariyan, may nagpakamatay, nagbigti, pero hindi natin solusyon yun kung sa tingin mo is depression ka na, magpray ka lang. Wala tayong ibang katulong dito, kundi love yourself, at Panginoon yung tutulong sa ating mga problema. Kausapin mo, Panginoon, isumbong mo sa lahat ng kanyang mga problema mo.
Dahil ako, nothing is possible to me. At proven na yun kasi nung nakausap, ayaw, yung amo ko talaga is mahirap kausapin. Yung as in, pasigaw siyang magsalita. Tapos, ayun, wala namang imposible. Sabi ko, Lord, walang imposible sa'yo, di ba? So, yun, nag-pray ako bago ko kinausap siya na mag-Dubai ako. Kasi pupunta ako sa kapatid ko. Ayun, pumayag naman siya. Tapos, pray nyo lang na maging successful. Hindi pa po ako masaya ngayon kasi hindi, wala pa ako sa Dubai. So, nandyan pa rin yung pangamba. Pero nothing is possible, so pray na lang tayo kay God. So, ipasa kami na natin at yung kanyang kalooban yung susundin natin at hindi yung kalooban natin. So, thanks everyone for this video at na-share ko sa inyo. Yun po ang buhay ko dito sa Saudi Arabia. Wala akong day off. At hirap po ako. Mag-isa lang po ako sa bahay. Wala man lang ako masabihan ng mga problema ko. So, ang solusyon ng mga problema ko, sinasabi ko sa Panginoon. At wala akong kaibigan na pwedeng pagkatiwalaan. Dahil alam mo ngayon, wala kang pwedeng pagkatiwalaan kahit nga kamag-anak mo, di ba? So, love yourself. Tiwala sa Panginoon. Free ka lagi. Yun po ang the best. So, lalo na sa pangalaman. So, ayun na nga. Panoorin na natin ang aking hairstyle. Ta-da! Hi guys! So, guys, almost done siya. Check out ko sa inyo ang last part. Welcome back and magpapasalamat lang ako sa lahat ng mga suporta nyo sa akin. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at laging nanonood sa aking mga video. Thank you so much for the watching my video at sa mga update ko, andyan po kayo lagi. Hindi ko kayo kayang isa-isahin at maraming salamat sa inyo. Keep safe and God bless you. See you the next video guys. Meron na naman tayong bagong pag-uusapan. Mwah mwah, chup chup. Jerusalem. If I love you.